Good day, Dwarf Coconut Farmers. At gaya ng sabi ko last time sa video, gagawa tayo ng video about insecticide, no, na liquid foliar na pwedeng gamitin, no, pag sugpo sa ating problema sa Bruntispa. Disclaimer lang, Bruntispa lang yung ipofocus natin na problem, ano. Hindi tayo magpo-focus doon sa kung paano sugpuin or isolve yung problema sa coconut palm weevil, no, kasi mas safe, medyo major pest po kasi. Major pest yung coconut palm weevil. Kung meron mang tinamaan na nyug sa inyo ng coconut palm weevil, mas okay po i-report nyo sa DA office ninyo. Report nyo sa DA office ninyo or i-report ninyo sa PCA. Okay? So, nandito tayo sa isang agri-chemical supply dito sa public market. So, ito yung pangalan. Ayan. Green Life Agri Supply. Ayan sila, ma'am. Sila, sir. May busy, may customer. Okay? So, may herbicide, lahat-lahat, no? May iba-ibang insecticide. So, sinabi ko last time na usually, nase-separate lang yung mga insecticide, lalo na liquid, into malathion base, and then we have the cypermethrin base, no? And then meron tayong nakita dito, iba yung active ingredient niya, pero i-mention din natin, no? So sorry lang, medyo may nagsasalita, no? So karamihan dito ginagamit sa palay, like this one, Magnum, no? And ito, no? Yung ginamit natin is ito, cypermethrin. Pero pwede kang gumamit ng malathion. Ayan, kung titingnan natin sa composition, active ingredient is malathion. Okay? No? Dito, we have cypermethrin, 5EC. Active ingredient niya is cypermethrin. No? Okay? 50 grams per liter. Itong Boschwak, active ingredient niya, cypermethrin din, 50 grams per liter. And then, same din yata kay Agro, no? Okay? 50 grams per liter. And then, ganun din kay Magnum. So, yan, 50 grams per liter. Okay? Si Malathion, medyo malakas, no? 570 grams per liter. I don't know kung tama yung conversion ko, ano? Pero makikita natin yung mga halaman dito na pwede siyang gamitin. Okay? And then, meron tayong nakita dito. Iba yung active ingredients niya. Or ingredient niya. We have here Chlorpyrifos, yung paraulod, and then Brudan. Pareho sila ng active ingredient. Pero usually, sa palay ito ginagamit. As well as itong Carvil. Iba naman yung kanyang active ingredient. Okay? So, ang nagamit na talaga natin is cypermethrin at malathion, ano? And we saw na talagang effective siya when it comes to killing Bruntispa na insekto. Okay? So, ayan. So, all of these are liquid foliar insecticide, and then lahat yan sa likod mayroong instruction, no, kung paano gamitin. Okay? Ayan. Okay? Kahit dito. Okay? Meron yan. So, scale insects yata na belong si Bruntispa, no? So, meron din siyang na-classify dito. Okay? Nandun si Kuya. Busy sila. Ayan. Active, no? Nagpaalam lang ako dito. May fertilizer din sila dito. 4600. Wala kayong salt, ma'am, no? Oh, wala daw silang salt. Andun si ma'am. Okay? So, yun yung mga insecticide na liquid form, pwedeng spray, foliar, na meron sa mga hardware. No? Meron pang iba naman siguro, ano? But these are the most common, no, na available sa mga agri supply. No? So, pili lang kayo. So, nakita nyo naman sa video na ginamit natin si cypermethrin, talagang patay si Bruntispa. So, sundin nyo lang kung ano yung nasa instruction, kung gaano karami ang ilagay. At, and then, i-observe nyo sa niyog nyo na in-spray, no? Kung
talagang namamatay ba yung brontis pa pag nag-spray kayo. Ayan, busy sila. Okay? So, yun lang, no? Yun yung about sa liquid na insecticide. At again, nandito tayo, no? If you are from P. Palma. Ayan. So, Green Life Agri Supply. Ayan, dito yan. Sa Pigaway. Oh, Manong! Hi, Manong! Hi! So, yun. So, salamat sa panonood. At sana okay lang yung mga alaga ninyong niyog.